Araw ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng mga manager. What's up, mga brothers, mga sisters, at mga hive na naman na video ang ipapakita ko sa inyo. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng mga manager. Marami naman talaga sa atin na nagtatrabaho na. May mga working student, meron din naman mga graduate na at nagtatrabaho sa tambayan. Meron din mga driver, government employee, at marami pang iba. Kaya what's up sa inyo mga mararangal na nagtatrabaho? Believe ako sa inyo, dahil nararanasan ko na rin magtrabaho kahit ang nag-aaral. Siyempre, para matulungan ang aking mga magulang. Kaya naman, keep up the good work. At balang araw, yayaman din tayo. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ano nga ba talaga ang iba't ibang klase ng mga manager kapag nagtatrabaho tayo? At alam ko naman na marami ang makaka-relate sa akin ngayon. Kaya huwag niyong palalagpasin ang aking video ngayon. Kung hindi mo pa napipindot yung pula dyan sa baba, pindutin mo na. Para marami ka pang mapanood. Walang kwentang video ko. Araw-araw natin silang nakakasama. At pag minsan, masaya ka. O kaya hindi naman, gusto mo na mag-out sa trabaho. Hanggat katrabaho pa natin sila at hindi pa tayo maalis. Dahil araw-araw mong mararanasan tong mga bagay na to. Kaya naman paniguradong makaka-relate kayo. At bibigyan ko pa kayo ng mga tip kung paano malalagpasan ang mga dilubyong dadanasin nyo. Sa mga hindi pa nagtatrabaho, dapat malaman nyo to. Kaya halina at ating tignan. Ito yung mga manager na nasa sobrang bait nila, pinapabayaan ka kahit anong gawin mo. Ah, ma'am, sir, sorry na late po ako. Ay, hindi, okay lang, palate ka pa. Anong ginagawa mo? Ba't nakaupo ka dyan? Masakit po kasi yung tiyang ko, sir. Ay, hindi, sige, pahinga ka na lang dyan, pahinga ka na. Ako na lang gagawa sa trabaho mo. Pak, dahil sa kabaitan niya, inaabuso niya na. Kaya naman hindi lahat nagagawa. At hindi rin lahat ginagawa. Tapos pag nag-iba yung ugali ng manager, sasabihin. Uy, alam mo ba kung anong nangyari doon sa manager natin? Anong nangyari? Pumangit na yung ugali. Grabe. Kaya naman tipo sa inyo na huwag nyo nga abusuin ang mga manager. Hindi't porket mabait sila at pinagbibigyan kayo, kailangan nyo nang abusuin. Sige ka, pag nagbago yan, kawawa ka. At mapunta na tayo sa pangalawa. Ito naman yung mga manager na may favoritism. Kaya pinipili nila kung sinong gusto nila. At lalong-lalo nang hindi pantay ang kanilang mga trato. Kunwari, nangailangan ng tulong isa. Ma'am, paano to? Hindi ko to alam. Di, ganito yan. Tulungan na kita. O, kita mo, di ba? Agad dyan tinulungan. Tapos pag nanghingi ng tulong hindi niya favorite, ma'am, patulong naman. Paano to? Hindi ko to alam. Hindi niya kikibuhan o kaya naman di lang niya papansinin. Kaya may mga favoritism dyan. Shit. Pare-pareho lang naman tayong tao, huwag naman kayong ganyan. Naman lahat magaling. Hindi rin lahat pinipili. At dumako na tayo sa pangatlo. Ito naman yung mga manager na sosobrang galing, hindi nalilate. I mean, sa totoo lang nalilate. Sila yung mga tipo ng manager na kapag nalate ka, papagalitan ka. Alam mo yung tipong malilate ka lang na isang minuto. O kaya naman mga 5 minuto lang. O sabi na natin 20 minutes kasi wala ka nasakyan. Tapos pag silang nalilate, ayaw nilang pinapagalitan mo sila. Or ayaw nilang pinapagalitan sila. O, bakit ka na naman late? Sasabi mo wala ka na naman sasakyan. E di sana umalis ka na maaga. O di sana nag-alarm ka. Anong kasalanan ko? Wala akong nasakyan. Kasalanan ko, hindi nag-alarm yung salpo ko. Kasalanan ko, may ginawa ako. Tapos pag ikaw late, hinahayaan lang kita. Hinahayaan ka lang namin. Wala kami sinasabi sa'yo. Tapos sasabi mo ngayon, late ako? Pagagalitan mo ko? 5 minuto lang late ko? Tapos kaganyanin mo ko? Aba, bullshit ka. Kaya sana naman pagbigyan nyo yung late namin kahit minsan lang. Hindi naman kasi pala palagi. At ito po yung pinakahuli at pinaka-worst na manager. Pinaka-worst na manager na aayawan nyo. Tayo mga nagtatrabaho, meron tayo kanya-kanyang station or isang station kung saan ka magaling magtrabaho, di ba? And dahil sa sobrang galing mo doon, alam mo na yung ginagawa mo,
alam mo na mastered mo na. At alam naman natin na hindi lahat ng tao ay pare-parehong galing at hindi lahat ng tao marunong sa iisang bagay. At alam ko makikilala kayong ganito sa mga trabaho nyo. Ito yung manager na sa sobrang galing, alam niya lahat ng station. What? Alam mo yung tipong pakikilaman ka, hindi naman niya kabisado kung ano nasa station mo. Yung tipong gumagawa kayo ng diskarte, then sisirain niya kasi gusto niya yung ganito yung strategy. Pero hindi naman niya alam talaga kung ano yung strategy doon. Kasi hindi naman talaga siya nagjujuti doon eh. Hindi na niya alam kung ano ba yung ginagawa doon sa isang specific na station na yon. So kaya naman nakaka-bullshit. Yung tipong gagawa ka ng paraan para bumilis pero wala siyang pakialam. And gusto lang niya masunod yung kanya. Tapos mahihirapan yung mga katrabaho mo. And diba? Alright. Ganito yung strategy natin. Ganito ang gagawin natin. Tol, strategy daw pero hindi naman niya alam yung station natin. Ang tanga-tanga niya. Kaya sana naman yung mga manager na ganun, umaayos-ayos kayo. Hindi naman sa ninira or nagbabanta pero nakakabwisit yung ganun. Okay pa sana kung master mo yung lugar na yun eh. Kung ano yung ginagawa doon. Eh kaso hindi naman eh. Sa pagkakataong yung guys, wala talaga kayong magagawa kundi gumawa na sa inyong sarili para hindi kayo mahirapan. Or pwede nyong gawin yung sinasabi niya na worse, na sundin nyo siya at magkakamali-mali mahihirapan pa kayo. So, nasa inyo talaga lahat ng desisyon kung paano matatapos ang trabaho nyo at kung paano nyo madidiskartehan ng mabilis. At kung anumang manager ang meron kayo, ay tanggapin na natin. Kasi ganyan talaga sila. Hindi naman tayo pwede mag-judge kung ano dapat ang ugali nila. Maybe dahil sa paglaki nila, or dahil sa social, or dahil sa posisyon nila, kaya ganun ang nasa isip nila. Kaya ganun sila kaangat sa'yo at kayabag sa'yo. So, intindihin na lang natin sila. Hindi naman tayo pare-parehong mga tao. Basta nagtatrabaho tayo yung marangal at hindi galing sa nako ang pera natin nakukuha, ay magpasalamat na tayo. Kasi hindi lahat nabibigyan ng trabaho at hindi lahat nagkakaroon ng trabaho. Kaya naman sana ay may natutunan kayo sa aking video. Mga hindi pa nagtatrabaho dyan ay nalaman kung ano talaga ang may mga problema kapag nasa trabaho. Kaya lagi lang natin patawarin ang mga kaaway natin at huwag tayo magtatanim ng sama ng loob. Yun lang naman ang pinaka worst part na magagawa ng tao. Kaya naman habang maaga pa, patawarin natin sila. Magpatuloy lang kayo sa pagsuporta sa aking video para naman may mga malalaman at makikita pa kayo ng mga kakaibang bagay na hindi ko pa nasasabi at ipapakita sa inyo. Kaya naman, please like, share, subscribe. Huwag niyong kakalimutan pindutin yung pulang button dyan sa baba. Pati na rin yung bell para naman kapag may bagong video, updated kayo. And share nyo rin to sa mga kabarkada, mga kakilala nyo. And kung may suggestion kayo na gusto nyo gawin ko ng video, just comment down below. Hanggang sa muli. Peace out.